Salvation of the believers, ordinance, Lord's Supper, believers' baptism, soul liberty, and then regenerated church membership. Saved dapat. Question? Kasi yung matapos, ha? Yung saved na yung matapos, matagal na siya nag-aral talaga na maraming natutunan, saved na siya. Biglang na-stop yung ano niya, tapos halimbawa, naibigyan ko siya, tapos inaakay ko. Tapos nung time na nag-aayon niya si mama, ako pa ang nagiging mali sa kanya. Tulad ko kaya, no, yung inibigyan ko ito na, yun, nagkataroon sa pre-service na ito. Oo, ako yung, parang naging masama, ako pa yung papamasama. Ano ba talo? Ngayon po ba, yung ano po bang magiging ano na, disiplina ng Diyos sa mga ganun? Okay, kasi hindi member ng church, no? So, meron po yun, definitely. Save na siya sa, ano, dahil sa baptism. Oo, kung save po, save yun. Di ba? Pero, kung wala ka sa church, parang kanina, walang protection na ganun. Hindi ganun. Pangako po kasi yan, kaya matakot po tayo pag matiwalag tayo. Hindi nyo ba yan? Inakil ko rin yun sa kailan ba yun? Parang dito ata ka sa 1 Corinthians, sabi ko, no? So pag walang protection ka ng Diyos or nirelax niya yung protection niya sa'yo, so, ano mangyayari sa'yo doon? Anything can happen, no? Hindi katulad pag andun yung protection ng Diyos sa'yo. Pag good standing ka, andun yung blessing and then protection. Eh, pag wala ka, pag inalis ng Diyos yun, delikado ka. Eh, ngayon, pag wala na sa church, huwag mo na isipin yun. Wala ang Diyos ang bahala sa kanya. Yun palang tonsure na yun. Eh. Kung ligtas ka talaga, wala ka sa church. Ano, iniisip mo sa renyo mo? Malamang, mayabang yan. Madalas hindi. Ganun. So, kung matutulungan, matulungan. Kung hindi, wala yun. Wala kang magagawa doon. Kasi yan, individual soul liberty. Ganun. Huwag mo naisipin. I-devote mo yung time mo sa ibang tao. Diba? Ganun yun. Ayun po, ganun po yun. Ako nga, eh, ang na-concern din natin minsan yun eh. Pero pag nagmamature na kasi tayo, hindi tayo nag-fixate sa gusto mo lang na tao, kaibigan mo. Ayaw eh. Kaya yeah, maganda yung ano nga sa inyo, diba? Tsaka kay, kaibigan mo, iwanan mo. Ano mas importante sa'yo? Ay sa dalikan niya mo saan-saan, diba? Okay, ganun po po. Sige, mamaya na lang. So ito medyo simple lang at titigil sa inyo yung copy dyan. Wala siyang ano, di ba? Wala siyang equivalent na traditionally Baptist distinctive na ano, title kasi wala talaga. Pero importante din yan kasi kung napansin nyo po, madalas ang ating inaano dito, tinitira yung Catholic kasi sila po yung ano, eh, ginaya talaga tayo. Eh. Sabi sa commentary kanina, okay, gagawin natin ano yan. Maganda yung Christianity, ha? Hindi ko matalo, hindi ko mapatay natin. Gagawin natin yung state religion yan. Sabi ko yung ano, Constantine. Kaso sabi ng mga totoong, ha? Gagawin state religion? Hindi tama yan. Nauli na tuloy mamaya number 8, no? Ayan, hindi sila pong sumama doon. Ang ginawa nila, sino sumama doon? Yung mga matagal na mga pinipervert yung salita ng Diyos. At pag sila nagtayo ng church, anong nangyayari doon? Puro pang gagaya lang. Hindi totoo. Okay? Kaya ngayon, ganyan, kaya puro Catholic ko na siya ating ano dito. Dinidistribush natin yung sarili natin from Catholic. Ben. Okay, wala. Ano ka na to? Bigyan mo lang ng ano. Okay, kaya dinagdag po dito, no, natin, na importante rin po ito, no, para kanina, pinag-usapan yung hierarchical, no? Papasok din po dito yon. So, kung wala tayong hierarchy, eh may sinabi sa Bible, ano ba yung mga offices? Ano na i-hold ng mga leader ng church? So, nakikita natin, dalawa lang po, no? So, bakit may / bishop elder dyan? Kasi po, ay yung pastor na bihira pong bringing up sa Bible. Meron, pero
more on yung pastor kasi, pabaho po yan. Kumbaga sa yung manager, pabaho ba yun? Kahit anong industry mo, meron din. Pero para siya yung ano eh, position siya eh. Pero yung pastor, yung bishop kasi overseer, elder, ganun din. Position na pinagsasabi. Pero pastor, parang trabaho, ano mag ginagawa mo? Pastor ka eh. Parang engineer. Pero engineer, pwede maging manager. Diba? Position yun, tsaka job title, tao dyan eh. So yung pastor, medyo kaya hindi masyadong ginamit dyan kasi nga, ginamit din sa ibang mag-aaral. Kaya ngayon, sino ba dito yung bishop elder? Eh di pastor din kasi siya pa yung nagpapakain eh. Diba? Ang bishop din is, yung pastor kasi shepherd. Siya nagpapakain, nag-aalaga, nag-aakay, nagpo-protect. Okay? Protector yung pastor eh. Okay. And then yung distinct sa pastor, deacon na lang. Okay, tanong natin sa ano. Hindi ka rin pala yun eh. 1 Corinthians, sorry, 5 Timothy. Hindi. Basin nyo ito ha. If a man desire the office of a bishop, ano daw yung office? Bishop, ano yung sabihin ng bishop? Overseer. So, dapat daw siya ay blameless as husband of one wife, vigilance over the danger of the okay. Yan. So, obviously, iba yung bishop, iba yung deacon, kasi likewise eh. So, ganun ang mga pastor dapat, o bishop pala. Yung mga deacon, ganun din daw dapat. So, isipin, iba to, iba pa to. Pero papasinin nyo, pareho-pareho lang din. Magkaiba sila, pero pareho requirement. Ano yung sabihin nun? So, yung isa kasi dyan, pag sinabi kasing deacon is parang helper. Okay? Helper, chapo po. Pero again, ha, ngayon ha, yung ginagawa mga deacon ng mga iba, parang board of deacon, parang sila yung may-ari, parang sila yung board of trustee. Sila nag-design. So, baliktad na yun sa definition ng biblical deacons. Okay? So, puntahan natin po dun sa, sino dito? Bishop, no? Tingnan mo sa Titus. The same set of statements, pero iba yung term na ginamit, no? Ito. So, for this cause, left eye and clip, that's how should just set in order the things that are wanting. So, may utos sa kanya si Paul na dapat niyang gawin. Na kahit napukulang na sila daw. And, ordain elders in every city as I had appointed. So, ordain talaga elders ngayon na ginamit na term. Kaya sabi dito, from 6 to, ayan, blameless husband and one wife. Kaya sabi dito, for a bishop. So, yung sabihin yung elder tsaka bishop, isa. Tama? Kasi nga, ang sabi din dito mo yun. Balik tayo dun sa West Timothy. Yung sinabi na hindi dapat novice, di ba? Yan, not a novice. Kaya nga elder, hindi novice. Sabi, pag bata, bata ka pa, may gatas ka pa sa labi. Kasi tawag nyo ba, greenhorn ka pa. Ano yan, greenhorn? Basta yung bata ka pa. So, yung kabaligtaran ng bata, matanda. Kaya isa sa mga tawag sa pastor, elder. Kaya huwag nyo ano yun. Eh. Paano nyo para malaman na matanda lang yung elder at hindi pastor? Eh, depende sa context. Mag-position siya na tinutukoy sa ano. Sabi ni Pastor, yung Pastor Peter, sabi niya, I am also an elder. Ganon din si John. So, hindi lang matanda. Oo, matanda sila, pero sila yung may position, sila yung elder, sila yung pastor. Okay. So, yun. So, again, pwede natin patawagin kaya sa panahon kasi natin, naging kaugalian sa mga pastor, mga baptist, I mean, pastor na lang, para
ma-emphasize yung trabaho ng pastor, which is to feed the flock, akayin, protektahan, tulungan. Right? Deacon, ganun na ganun din, except wala silang authority na katulad ng pastor na. Ano ba yung authority na meron sa pastor na wala sa deacon? Siyempre, siya pinaka-head, so siya yung mag-decide ultimately what happens to the church. Okay? Kung may aral dyan na ano, sino yung final magkasabi, eh din, ganito yan. Okay? And then sa ibang bagay. Question! Bakit wala siyang equivalent dito? Hindi ko rin alam. Siguro, yun yan. Siguro sobrang ano niya, sobrang linaw niya, hindi na kailangan ano. Hindi na kailangan ilagay. So, alam mo lang bogus yung mga pari. Sa Katolik na pato, yun lang naman na religion na gumagamit sila ng sa pangalan ng priest. Hindi nila ginagamit yung pastor na pangalan. Meron din silang ganun. Pero hindi pastor ng title, so, pero may masasabi ng pastor ng sa example. Yung iba pa na sa Saint Baptist. Okay, very good question. So, okay lang kasi nasa Bible eh. Pero, kaya ako, kaya si pastor dito, ayaw niya niyan. Tsaka yung rebel eh. Kasi nga, hindi natin maalis na sa tao na yung Catholic ginawa yung ano, yung priest by siya masama sa ano. At kahit ako, may narinig akong video yung mga comment, nasa Baptist na ako nun. Eh bakit siya bishop? Ikaw pastor lang. Baptist na yun ha, so kasi nga, iba daw yung bishop. So mali yun, pero meron nga, ano, hindi na mawala sa tao yung pag-bishop, no? Bukod sa chest, then, ano sa taas eh. Kaya, walang problema doon, technically. Pero I believe we have to move on. Hindi naman siya legalistic na, oy, yung bishop, ha, bishop. Tawag yung bishop, di okay. Ano, huwag ka na mag-react. Bishop. Hindi na ganun. Okay? Yun lang sa akin doon. Question. Ano pa, yung mga pagkakaiba ng deacon, ganito. So, pareho sila kasi naglilingkod sa church. Iba pa yung helper, assistant deacon, iba pa yung mga volunteer worker. For example, si Brother Jess, di ba? Halos ginagawa ito na yung ginagawa ko. Ano pagkakaiba? Diba? Ang pagkakaiba, yung deacon, dahil yung pastor, tsaka yung deacon, pinapasweldo ng church. Amen? Para mga Levites, kung kumukuha sila, personal, sa pera nila, pinapakaya sa pamilya nila, sa pondo ng church. So, syempre, hindi yung basta-basta makakapalag. Okay? Trabaho mo talaga yan. Unlike yung mga volunteer, yung pwede yung kusa na akala mo, ang responsibilidad niya yan, ha? Parang ano niya, katulad ng trabaho. Yun yung pag-aiba dun. Though, yun yung maganda dito, mas marami kasi yung reward mo sa laki pag ikaw ay volunteer. Ngayon, depende rin. Kasi yung ibang dito kasi, ginagawa kahit sa iba. Yun nga, nag-full-time sila. Kasi may hindi sila magkatrabaho. Naka-focus sila dun. So, nakita niyo yung compromise. Okay naman eh. Pero, yun nga, kailan darating yung tanong. Yung timing, yung lagi sinasabi sa kanila eh. Kailan mo nga yun, kailan mo bibitawan yung trabaho mo para mag-full time. Dapat bago ka mo gano'n. Eh kaso karamihan na practice din nila, ano ginagawa? Pagkatapos mo gano'n, magbibusiness. Ba't ka pa nagbitaw? What's the use? Ano, naano yung pananampalataya mo? So, I believe. Again, ganun yan. So, individual soul liberty, pati sa tides. Alam naman natin yan. So, pondo-pondo yan. So, kung walang pondo, wala. O ngayon, individual soul liberty, hindi mo sila pipilitin. At the same time, paglilingkuran mo kasi na, eh kung natalino ka, siguraduhin mo yung sarili mo, isipin mo din. Diba? Again, wala sa Bible yan. I believe the exception yung mga disipulo. Kasi nga, sila yung foundation na yung apostol. Talagang pinagbitaw sila doon. Wala question doon. Pero huwag mo itulad yung sarili mo sa apostol. Kasi hindi ka na apostol. Okay? Na-found na yung foundation ng mga apostol eh. So kaya nga sabi sa mga pastor ngayon,
kailangan ikaw ay may asawa, may anak, paano ako magkakaroon ng asawa at anak, wala pa ba o? Yeah. Isa ano po, sa church, so, tama yun, pero bakit kanya support, pati di yun iba? Kaya napansin ko kasi dyan, kaya ganun. Kaya nangyayari, kaya mga bulok-bulok din yung iba, kasi nagtitigat pati sa church. Tingin nila sa church, parang ano, hindi na ako makakuha. Hindi na tatapangira magtrabaho talaga. Ano, nasalita-salita lang ako, magbobola-bola ako doon. Iis lang ako ng ano. Okay, nasa na. Day up! Ha? Bandang huli, hindi nila ma-develop yung nasabi ni Farina na you have to rule your own house well. Balikan nga natin. Magkain ko rin tayo. Ayaw ang quote na. Nasabi dapat yung pastor daw ay blameless. Mabigat eh, no? Nasabi dito that a love is eto. No. One that ruleth well his own house, having his children subject to it. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung di ka marunong na pasunodin yung asawa mo, sabi ka rin yun na, di ba? Ay ka masawa si Ma'am Joanne. Diba ko, narin dati. Meron kayo, mambayin na Ma'am Joanne. Yun. No. Nagbago na. Eh nako, sabi yun, gano'n yung manalibad eh. May pinapugutan siya siguro. Nakikinig ba kayo? Ngayon ko eh, kanina. Kasi ganun niya yung iba. Yung mga tope pa nga eh. Gusto magpasto, walang, ano, walang mapasagot kahit isa. Sa dami ng babae dyan. Tindihan ba tayo? Alam ko rin niya kasi nung una, diba? Parang may hirap eh. Alam ko dito. Papasunod yung point church, hindi. Balik tayo ngayon doon. So, kaya, ayun. Kaya lang yun yung nakita natin. So, obviously, pwedeng walang deacon, pastor lang. So, kailan mo kailangan assistant na deacon? Lumalaki na yung church. Amen? So, ulitin ko lang yung mga ginagawa ng deacon ngayon, iba, board of deacon. Tawag ni pastor dito dyan, board of deacon daw. Kasi nga, sila yung susunod eh. Nag-erecta lang. Pastor for hire. Sweldo mo, 20,000 naman. O, sige. Kahit sa Facebook, may nagaganon eh. Ay, kailangan namin ng pastor dito. Sip-sip lang ng mga tunay na lingkod na. Diyos mo, wala kang pastor dito. Ang ginawa niyo. Yung building na yun, wala kang pastor. Bahala kayo. Baka hindi kayo karapat dapat. Inalis ng Diyos. Amen? Buhay, yung nauuna yung pastor dapat eh. Kasi sabi lagi ni pastor yung pastor daw, regalo daw ng Diyos yan sa inyo. Amen? Hindi mo basta pwede pilit. Hindi mo pwede pilit. Kasi regalo ka. Okay, ano ba? Ano, tapos naman natin? Tapos na natin. Kasi sandali. Tama, tapusin natin, then the end, Q&A. Okay. Ano ako? Ano ako pa ba ito?